Eh, yung nangyayari ngayon, ano man nareklamo namin sa Pilipinas, nababaliwala. Ang hindi namin maintindihan, yung marasigan, binabali rin yung utos sa Pilipinas. Like yung pinalabas na memo ng Supreme Commander na i-recognize kami na Toronto is a valid chapter at valid yung mga officers, hindi ginawa ni Marasigan yun. Oh. Matatapos ang term ni Marasigan sa Mayo. At sarili niya, pag dito, ina-appoint niya sarili niya na humawak ng isang posisyon sa Maynila. Supreme Council. Isa council. Isa sa magiging supreme member ng Supreme Council. Yun ang nagpapatakbo sa Maynila. Ang sa amin lang, kaya kami hindi ngayon kumikilos dahil lahat ng gagawin namin, ang mangyayari, madidikit ang pangalan nila sa amin. At yun naman, i-re-report nila sa Maynila na achievement nila. Ganun ang ginagawa nila. Kinukuha nila yung trabaho ng iba, yung na-achieve ng iba, sila ngayon ang magdadala para sa sarili nila. So bakit hindi nyo i-disown si Marasigan o si Poblete? Actually, muntik na yan. Diba? Muntik na. Hindi na namin sinutupan. Yung bang, ang tahimik ko ah, tumahimik na nga ako eh. Eto mga to, nagano na nga eh, yung tawag dito, inaabuso nga eh. Ah, nagbabanan na lang sa Facebook. Sa iba. Namin. Ang tinitingnan nila kung sino yung may mga status ng ito eh. Yun ang pinakikisamahan nila. Ang sa amin, yung servisyo ng Knights Official eh, para sa mga kapwa-Pilipino natin. Kailangan sila makinabang, hindi ang iba. At yung posisyon, eh, sabi nga ni Sir Chito, pansamantala lang yan. Ang importante kung ano ba yung naiaambag mo o naibibigay mo sa mga kababayan natin na nandito sa Canada. Ang akin lang, baguhin yung hantas o quality ng organisasyon ng Knights of Rizal. Masyadong tinatapakan eh. Ah, ito pala ho si Sir Ed Diang. O sige sir, pwede kang magmura kung gusto mo. Putangin na nila. Kung sino man sa kanila, putangin na nila. Tama na sila lang. Ganito ang sistema niyan. Yang, kaya sabi ko sa kanila, yan ang pinagwawayan niya, nila. Yan ang gusto nilang makuha, yung grant sa gobyerno na 25,000 ay hirang inayasip nila, katulad nung nangyari din sa Silayan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang away dyan. So, ewan ko kung anong ginawa ni Supreme Commander. Tanong ko lang, itanong ako. Totoo ba na nagpapalakad ng regional ay mga babae? Mga asawa. Kasi, kaya ayaw ko sa kanila kay Marasigan at saka kay Calagio. Kasi, mga asawa nila nagpapatakbo. Ngayon, ayaw ko namang maging asawa ko rin ang magpapatakbo sa akin. Kaya ayaw ko sa kanila. Kasi, sir, Magino eh. Diba Magino? So, kung hindi ka magiging Magino, kung sunod-sunuran ka sa asawa mo. Binabae. So, paano mo naman nasabi na yung asawa nagpapalakad? Ilang beses ko nasaksihan, mga babae nagkukumand eh. Sila ang nasusunod eh. Anong kumand? Ito, halimbawa, dito, nandito tayo, panik ang lalakihan tayo, Magino. So, mga babae, hindi dapat sila makikialam sa atin. Gaya sa kanilang kababaihan, hindi kami nakikialam. So, dapat irespeto nila yung mga asawa nila gaya ng pagrespeto namin sa kapwa namin mga Maginoo. So, hindi sila respeto. Sila nag-uutos nila. Sila kasi lang nagaling. Pag ayaw ng mga asawa nila. Ayaw na. Hindi, wala na, ayaw na rin. Kung ano yung idikta ng mga asawa nila, yun ang masusunod. Marino. Yung dalawa na yun, dalawang asawa. So, alam ko, tatlo ata yung isa, medyo naglilo yung isa eh. So, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yun. Kinalita na ata siya eh. Kaya nga, yun ang nakakababa ng pagkatao ng mga kabalyero ni Rizal. So, pwede ba makialam yung asawa ng miyembro? Hindi dapat.
At kasi yung asawa lang, suporta lang yan. Kung pwede silang bigyan ng siguro mga trabaho. Mga trabaho na mga kusa event na ganoon na pwede sila, pero yung direktang magkikialam, hindi sila dapat. Kahit sa meeting hindi sila pwedeng sumagot. Yeah. Yeah. Hindi sila pwedeng so, ano magagawa niyo para maitigil 'yon? Eh kaya nga dapat mawala sila sa sirkulasyon. Eh sa amin hindi kami papayag na mga asawa namin eh hahawakan kami. Sa bahay lang pwede. Okay, ito.